Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel and for today's vlog. So isi-share ko sa inyo mga ka-DIY itong spin dryer na nabili natin. Single tab. So nabili natin siya sa halagang 200 pesos lang. So ang brand niya mga ka-DIY ay Sharp. Tapos 9.5 kilo, medyo malaki-laki ito kasi 9.5 kilo. So yung wala na siyang nab mga ka-DIY o yung pitan dito. So palitan natin ng universal yan kapag ma-repair natin. So all in all mga ka-DIY, ang Sharp ay kilala sa maganda klase ng plastic. Kahit luma na, maganda pa yung plastic kung matibay. Yan sa halagang 200 pesos, eh, hindi na tayo talo nito. Ayan, so yan ang mga itsura nyo. Yan. Gagamit tayo mamaya mga ka-DIY na tatlong chemical. Tapos gagamitan natin ng pressure washer para malinis lahat. Okay. Yan, so walk around tayo. Ayan, yung itsura nya. So maganda pa naman at good na good. Yan, so hindi tayo talo. Yan. So sa nagkakalakal mga ka-DIY o sa nagbubuti, nabili natin. Okay, so matigas pa naman yung kanyang beloset. So libre na naman yung beloset natin nito. Yan. So matigas pa yung beloset niya, ibig sabihin maganda pa ito. At saka yung suspension niya medyo maganda pa. Okay, yung balance nito siguro maganda pa. Okay, check muna tayo ngayon sa mga motor. Tapos check natin yung timer kung good. Kung good naman yung dalawa, ibig sabihin cleaning na tayo at saka repair lahat. Okay, kalas or washing. Okay. So check muna tayo dun sa ilalim, sa pinakamotor. So ayan mga ka-DIY, kung nakapapansin nyo, ayan ito yung pinakalikuran. Ayan ito. Yun. Tapos dito sa kanyang AC cord, ay putol na rin. At ngilat-ngilat na rin ang daga. Ayan o. Ayan, tapos to putol-putol na rin. Ayan yung mga wiring, putol-putol na. Tapos ito, ayan, binalatan ko na yan. Ito putol din ito. Ayan, bali may ano na, may balat na. Tapos ito yung kanyang kapasitor. Ayan, iset up natin mamaya ito or i-repair natin. Ayan, check natin lahat muna. So bago natin ito i-check mga ka-DIY, tatanggalin ko muna ito kasi i-cleaning muna natin yan. Ayan, sabay check na rin ang motor. Kung sira ang motor, ipapalitan natin ng bago. Kung good pa naman, di, yan lang muna yung motor natin gagamitin. Okay, so tanggalin muna natin yung mga screw dito sa gilid. Yan, dito. Yan, lahat yan spycot, pero yung screw, tanggalin natin. Tapos, tatanggalin natin ito. Yung nag-iisang nut dyan sa loob. Ito mga ka-DIY, yung nut na yan, no, tatanggalin natin. Itong dalawa, minsan yan hindi mabunot yung isa. Yung isa sa itaas, bunutin natin kasi dalawa yan, yan, no. Ito at saka ito, bunutin natin yung dalawang yan. Kung sino dyan ang unang matanggal. Tapos hugutin natin. Hugutin natin yung pinaka-drum dito sa likod. Angat natin yon. Okay? Okay, tanggalin ko lang muna yung mga screw. Tapos mag-test tayo ng kapasitor. Mag-test tayo ng motor. Tapos palitan natin ito, yung AC cord nya. Ayan, pati itong timer, itong dalawa nito. Papunta doon sa itaas, ito yung timer doon. Dito yan, sa timer ito. Ah, dito pala mga ka-DIY, yan, yan, ito, sa timer ito. Yan, dito yung wiring yan, ito. Yan, yung dalawa, ito. Yan, meron siyang glass fuse or protection. Para kung mag-short yung motor, meron siyang protection. Yan, ito lang naman yung setup niyan. Okay, kalasin ko lang muna, tapos mapakita ko sa inyo mamaya. Okay, natanggal ko na mga ka-DIY yung screw. Ito, yung isa, dito, medyo kalawang na, hindi na kaya ng mga screwdriver. So, ang maganda dito mga ka-DIY, kapag kinalawang na yung mga ganito, ang the best dyan mga ka-DIY, yung soldering iron. Yan, o yung panghinang natin. Tapos, itusok nyo yung soldering iron dito, palambutin nyo itong screw, kapag matigas. Pero kung wala naman kayong soldering iron, at meron din man kayo dito, mini grinding, yan, pwede yan. Yung mini grinding, yan o. Yan. So, ito yung itsura nya. Yan. Okay, kasi matagal pa yung soldering iron pag ginamit natin dito. So, mas maganda ito mga ka-DIY para mas mabilis. Okay? Ayan. So, ganito lang. So, ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, meron na siyang groove. So, madali na lang yan. Gagamit na lang tayo ng flat screwdriver para matanggal natin yung screw na yan. Yan, isa sa pinakamadaling pagtanggal yung ganitong paraan. Okay, so yan, napansin nyo, so mabilis na lang, no. Ayan. Okay, ganun din ang gagawin natin kapag may mga lumang mga screw, kahit anong klase ng mga appliances, para matanggal natin yung mga screw. Ayan, so tanggal na yan. So ubusin na lang natin ito. Ayan, tapos dun sa iba pang parts dito sa gilid. Okay, ganun ang gagawin natin pag mga matigas or mga kalaki na kalawang na hindi na kayang ikutin ng mga flat screwdriver. Okay, next mga ka-DIY, natapos natin tanggalin lahat ng screw. Ito naman, T-range, 8mm or 8mm. Okay, para dito, tatanggalin natin yan.
Kapag matingkas yan mga ka-DIY, kapag matingkas pa rin ito, bunutin, kung natanggalan natin yung screw at saka matingkas pa yung ano, yung tab niya bunutin, pati yan sa ilalim na yan na screw, isa na yan o, tatanggalin na natin to, ito, yan, ito, para dalawa sila natanggal talaga. Okay, so tanggalin ko lang muna ito. Yan. Okay mga ka-DIY, pagkatapos natanggalin yung screw doon sa may pinakamotor niya, tapos hilahin nyo lang ito pa itaas o, yan, para malumuwag to, yan. Yan, so nakaangat na yan din sa ilalim yan o. Yan. Tapos tatanggalin natin ngayon yung pinaka brake nito sa motor. Okay? Tapos ito sa ilalim, patumbahin na lang natin pag ganun. Patumba na lang natin ito. Okay, ito mga ka-DIY, yung kanyang belo set. Medyo okay pa naman mga ka-DIY. So wala naman siyang butas or walang crack yung kanyang rubber. Ibig sabihin walang tulo ito o hindi patutulo yung tubig dito. So good pa itong ating belo set. So kapag ka may butas yan, siyempre palitan natin itong belo set. Okay? So, diretso tayo dito sa pinakamotor niya. Ayan. Okay? So, yung kanyang preno. Ito yung kanyang preno. Ayan, bali putol na yung preno niya. Ayan. Tapos, ito yung pinakapreno niya. Putol na yan, o. Ayan. So, ngayon, pwede natin ikabit ito. Pwedeng talian na lang natin dito. Ayan. Para umikot lang ito. Ayan, kasi yan, nakapreno pa yan, eh. Ayan. Kailangan na natin talian dito. At saka dito, sa butas or dito para umangat yung preno niya ganito. Okay? So kung wala tayong pamalit, pwede naman yan kahit walang preno. Gagana pa rin yan. Okay, basta nakahang lang yung ating preno na ito or talian natin dito, papunta dito ng cable tie. Okay, pero try natin hanapin mamaya kung may stock pa tayo. Check muna tayo dito ng resistance ng motor. Okay, mga ka-DIY, re-reading natin yung pinaka-motor niya. Ito yung motor niya, yan. Ito yung ating tester. So, naka-select ako sa X10 or naka-times 10 tayo. Tapos, isiro lang natin yung ating tester para sure yung ating pag-reading. So, yan, naka-zero na tayo. Okay, ito yung wiring ng motor. Tingnan natin kung may mga palo lahat. Palo lang muna. Wala muna tayo sa reading o sa resistance niya. So, yun mga ka-DIY, kung napapansin nyo, goods naman at may mga palo lahat. So, ibig sabihin, good itong motor na ito. Pero hindi pa 100% kasi kukunan pa natin ito ng resistance. Okay, maghanap tayo ng mataas na resistance, magsimula sa 0 hanggang sa 20 or 20 hanggang 30. Yan, 0 to 30 to 30 ohms. Okay, maghanap tayo ng mataas na resistance o pinakamataas na reading. Okay, kahit siyang wire lang, pwede naman itutok yung ating test rod o yung ating tester. So, mababa ito. Nasa 8 ohms. So, maghanap pa tayo ng mataas dito, sa kabila. So, yan, 20. Ito yung mataas na resistance, yung 20. So, maghanap pa tayo. Ikot-ikotin lang natin yung ating test rod. So yun, bali 13, mababa yan, mababa. Ito, 7. So ito yung mataas na ano, resistance, ayan, 20. Kung napapansin nyo, yun ang palo sa testero, 20. So yan, ito yung 20 ohms. Ibig sabihin, ito yung pinakamataas na resistance sa pag-reading natin. Itong naiwan na ito na kulay blue, yan ang common yan. Basta pag maghanap nyo mataas na resistance, ibig sabihin lang yung matitira dyan kay common. Okay, so yun lang tatandaan nyo, maghanap ng mataas na resistance, tapos ang maiiwan, common. Ayan. So, ito na yung magiging common natin, dahil ito yung pinakamataas na reading natin o resistance. So, ito yung magiging common natin. Ayan. So, sa paghanap natin ng common, dito natin ilalagay yung test rod. Okay, nahanap na natin ngayon ng common, bali yung common ay blue. Okay, ilagay natin yung isang test rod dito. Tapos, hanapin natin din mga ka-DIY, yung pinakamataas, at pinakamababang reading. Okay, magsimula tayo dito sa kulay green. Ayan, kung napapansin nyo, 13 ohms, ayan, 13 ohms. Dito sa kulay green, ayan, 13 ohms. Or, 130 ohms dahil naka-extend tayo. Okay, so 13 ohms yan. Dito sa kulay red, so 7 ohms lang, ibig sabihin, mababa ito, itong red, mababa. Okay, so ito yung mataas, yung kulay green. Ibig sabihin ng mataas na resistance mga ka-DIY dito sa dalawa dahil nandito yung starting at running sa dalawang ito. Kasi yung common na hanap na natin, starting at running itong tawag dito sa dalawa. Yung mataas na resistance, ito yung starting mga ka-DIY, yung mataas na resistance, ito yon yung green. Yan, 13. Yan ang starting yan. Okay, tatandaan nyo ah. Starting, 13 ohms, mataas. Yung running yan, yung mababa, ito, yung kulay pula. Nasa 8 ohms lang yan, oh, 8 ohms, oh. Ayan, 8 ohms lang. 5, 6, 7, 8 ohms. Ah, ito na yon yung pinakamababa. Ito yung running. Okay? Ito yung mataas. Starting,
ito yung mababa, running. Okay? So gano'n lang mga ka-DIY, ibig sabihin buo ang motor. Ngayon proceed tayo ngayon sa kapasitor. Okay? So ito yung kapasitor niya mga ka-DIY, ibig sabihin buo itong motor na ito. Tapos ito yung ating tester na digital. So i-select natin dito sa capacitance. Okay, capacitance tayo. So select lang tayo. Okay, buzzer, diode sign, at saka NF or nanofarad. Ibig sabihin yan para sa kapasitor. Okay, lagyan natin ng ilaw. Okay, so yung dalawang terminal nito mga ka-DIY, tusok na lang natin dito sa ano, sa positive at negative, sa common at saka sa positive. Ayan, kung napapansin nyo mga ka-DIY, 35 nanofarad o NF, yan o, 35 nanofarad, ibig sabihin wala pa siyang 1 UF. Kasi dapat ito ay symbol ng UF or microfarad. Ito ay ano, 5 UF. So medyo luma na yan o, 5. Yan, 5 UF. Kita ba? Yun, ito, 5 UF. So wala pa ang umabot ng 1 UF ito. Ibig sabihin, sira ito mga ka-DIY. Sana naging UF ito para maging microfarad. So nanofarad yan, ibig sabihin, wala nang laman ito or 0-0 na talaga. Okay, tara, palitan na natin ito. So ang value nito ay 5 UF. Palitan natin ng 5 UF. Okay, ganun lang. Tara, cleaningin ko lang muna ito mga ka-DIY. Palit na itong kapasitor, ang motor. Ito pa rin. Okay, tatanggalin ko ito, yung mga screw at saka i-pressure washer natin para malinis. Okay, tara. Okay, pressure washer tayo, panglinis. Okay mga ka-DIY, kuha tayo ng kapasitor. Ayan, 5 UF. Kuha tayo na isa. Pamalit doon sa luma kanina. Kapasitor lang pa yung sira noon. Okay yan. Ito mga stock na kapasitor. Ito. Ayan mga kapasitor yan. Ayan mga kapasitor. Kapasitor. Ayan. Okay mga ka-DIY, kukuha tayo ng panibagong knob selector. Ito. Ayan, kunti na lang yung stock ko sa knob. Okay, ito yung universal. Tara, at saka kapasitor. Okay, tara, kabit natin. Mga ka-DIY, sa keyboard, wala tayong stock. So kahit wala na keyboard, okay na yun. Direct na lang natin yun. Ayan mga ka-DIY. So, hindi na natin nilagyan ng preno. Pwede naman yan. Basta ihang na natin itong kanyang preno. Okay, so wala lang siyang brake. So, at least kung wala nito mga ka-DIY, kung hindi natin lalagyan ito, ilagay na ka-preno yan. So, hindi pa rin gagana yung ating dryer. Okay, so, so hindi pa rin iikot yan. So, kailangan natin lagyan ng keyboard tayo para umangat ito. Yan, umangat na. Ayun. Okay, so pre-play na yan at pwede na yan. At least meron lang tayong ganito. Okay, so out of stock tayo sa ano, sa preno. Sa piyesang iba meron tayo pero sa preno wala tayo. Yan, ubusan tayo yan. Okay, ganun lang gagawin niyo mga ka-DIY or alambre, pwede rin. Okay, so ngayon mag-wiring na tayo. Magmula sa motor, tapos sa kapasitor hanggang sa timer. Tara, ito naglagay na ako ng panibagong cable. Ayan o, ito. Okay, ito pala yung connection na dalawa. Kanina doon sa timer sa itaas, ito yan. Dito yung lumabas sa gilid ng ating tab. Okay. Tapos dito, ito naman yung timer niya. Ayan o. Ayan. So dito mga ka-DIY, ayan. Ito yung dalawang wire na dito galing. Ayan. So testing muna natin yung timer kung gumagana o hindi. Tapos naka-extend tayo. Pupunta natin may palo o ibig sabihin may contact. Okay, okay. Iikot natin to sa ilalim. Ito, yung timer niya. Ayan. Ayan. So lumalagatik. Ibig sabihin good yan or okay pa. Okay, akyat tayo dito. Ayan. So may palo. Ibig sabihin ko yung ating timer. Okay, off natin. So, naka-off na. So, wala nang connection. Ibig sabihin, good pa yung timer. Okay, set up na natin yung wiring sa ibaba. Pati sa motor, pati sa kapasitor. Ka-DIY, dito naman tayo ngayon sa connection. Itong tatlo na ito, mga ka-DIY, papuntahin doon sa motor. Doon sa ating pinaka-motors. Okay, ito yung tatlo. Diba kanina pag-test natin, ang common dyan ay ang kulay blue. Tapos kulay green naman ang starting. At ang running naman natin ay kulay red. Okay? So, dyan lang muna yung tatlo na yan. Itong dalawa mga ka-DIY, galing ito sa AC cord natin o dito sa AC plug. Ito yung blue at saka brown. Okay, tabi natin dito sa gilid. At itong dalawa na ito, ito yung galing sa itaas, doon sa may timer. Okay, sa timer to, doon sa pinaka-itaas. Okay, hiwalay natin yan. Ngayon, unang connection natin mga ka-DIY, lagyan natin ng ito. Kumuha tayo sa AC cord na isang piraso dyan kasi lane 1, lane 2. Ang gagawin natin lane 1, itong blue.
Okay, ito yung lane 2 natin, ang brown. Dito sa kulay blue to, lane 1, ilalagay natin dun sa common kanina na nakita natin. Diba yung common ng motor, ito. Ito sa motor na tayo mag-tap. Yung blue dyan kanina, yung common. Kaya itatap natin sa common ng saksakan at saka common ng motor. Common sa common, itap na kagad natin. Ayan. Okay, so tap tayo. Tapos, ilock na kagad natin. Bale, ito nga pala yung ginagamit kong lock, yung cap. Okay. So, ilagay lang natin dito. At saka ilock natin. Gamit tayo ng long nose. Okay. So, lock na yung common sa common. Ngayon, dito sa motor, may natira pang dalawa. Iyan ang running at saka starting. Mamaya natin koneksyonan yan. Okay, natap na natin yung dalawa. Ito naman yung kabila. Yung line 2 natin. Kasi ang lane 1 ang blue. Lane 2 ang brown ng ating AC cord. Yung isa nito mga ka-DIY na natira, ito rin yung common ng timer na tinatawag natin. Common ng timer. Itatap natin ito dito sa timer. Kahit siya lang dito sa dalawa, yung violet man o white, itap natin dito sa isang linya na to ng AC. Okay, yung lane 2 natin. Okay, natap na natin. So, then lock na natin. Ayan, so nalock na natin. Okay, may natira pang connection ng timer, isa. Ito. At saka, dalawa dun sa motor. Running and starting. Okay, itatap natin dito sa running and starting yung capacitor natin. Ito, yung 5UF, ayan. Nakita nyo, 5UF, ito. Kasi yung capacitor niya ng luma ay 5UF. Siyempre, 5UF yung ipapalit natin. Okay, tap natin dyan. So, dalawa. Baliktaran naman ito, walang polarity. Okay, tap na natin. Tapos, tap na natin dito sa kabila. Tag-isa lang naman sila. Okay, kita nyo. Yun, tag-isa sila. Okay. Ngayon, natap na natin. Meron pa tayong natira na isang linya papuntang sa timer. Saan ba ito mapupunta? Mapupunta ito mga ka-DIY doon sa ating kulay red dito. Kasi ito yung red kanina, yung mababa ang resistance sa motor. Yan. Ito naman yung mataas yung kanina, yung kulay green. Mataas ang reading nito kanina sa tester natin. Ito yung mababa kanina, yung kulay red. Okay, so itatap natin itong white or nag-iisang koneksyon ng timer dito sa red kasi ito yung mababa na resistance. Okay, tap natin dito. Yan. Itong green wala na kasi isa lang tap dyan. Starting nga, kaya isa lang wire dyan. Okay, tap natin dito. Then, yan, natap na natin. Ilock na kagad natin yan mga ka-DIY. Okay, ganito. Pasok natin yung lock. Tapos lock. Then, sa kabila din, dito, pasok din natin. Yan, tapos lock tayo. Marami nito sa Shopee mga ka-DIY, murang-mura lang. Yan. Okay. Double check tayo. Okay. So, yun. Okay, kita ba? Yun. Okay, testing na natin mga ka-DIY. Okay na yan. Kasi good naman sa reading yung motor. Ibig sabihin, gagana yan kahit hindi pa natin na-testing. Okay, check tayo dun sa itaas, dun sa pinaka-timer. Okay mga ka-DIY, ayan na. Medyo malinis na siya. Oh. Yun. Ang 200 pesos mo ay sulit na sulit. Yan. Kapasitor lang pinalitan natin. Okay, try muna natin. Power on. So nakasaksak na tayo dun. Tapos power on natin. Okay, ito na pa yung ito na pala yung loob. Yan. Okay. So, power on natin. Yun. So, yun, pinalitan natin ng bagong ano, selector. Knob. Alright. So, yun. Okay na. Maganda na yung ikot niya. Nasa ilalim. Punta tayo. Yan. So, ang ganda ng ikot niya mga ka-DIY at hindi maingay. So, napakaganda ng ikot niya. Ito, pang-set up na lang natin to. O, itago na lang natin na maayos dito sa gilid. Lagyan natin ng plastic. Okay, ganun lang mga ka-DIY. Tumuksan natin doon sa itaas. Ito. Yan. So, wala lang siyang preno. Pero okay na yan, at least magamit na ito. Yan, magagamit natin ito mga ka-DIY. Okay? So, nagustuhan niyo ating video mga ka-DIY. So maraming salamat sa inyong panonood.
Suportahan din natin yung mga kapwa natin tech vlogger o kapwa technician. Okay. So hanggang dito lamang mga ka-DIY at kitang-kita ulit sa mga susunod nating mga video tutorial na mga gaya nito, mga basic repair. So GM Tutorial. Bye-bye. Kitang-kita tayo sa mga susunod pa.